Yo mga chong, isang mabilis lang para sa Gilas Updates. Finale, Gilas kontra Jordan. Ang umpisa ay match-match lang, pero good sa Gilas dahil si Chris Nusa may maagang nagparamdam. May patama sa malayuan. Sarap sanang samantalahin ang tagsablay ng Jordan, kaso pinaliliguan naman tayo ng offensive rebounds. Pero okay lang dahil tinapos natin ang first quarter na may limang lamang. Sa ikalawang kanto, ang Gilas ay mas yamado dahil may continuation pa rin ang tulis ni JB. Plus nang pumasok si Ange Kwame, ang Pinas ay mas nakaabante. Ganda ng depensa sa ere, pero bigla na lang nangyari. Itong si RHJ ay nagsimula ng dumali. Tinamaan niya na ang pinanggigilan niyang 3. At ganun-ganun lang, Jordan na ang nakalamang. Pero gayon pa man, buti na lang, natapos pa rin naman ang first half na tabla lang. Hanep pa rin naman ang opensa ni Brownlee, pero kailangan niya ng tulong. Di makabuta si Kraken. Buti na lang at maganda ang presensya ngayon ni Kwame. Ang problema, nagtatapon tayo ng bola. Si CJ Perez kapag umatake, walang plan B. Kapag nasaraduhan, bahala na si Jollibee. Sa third quarter, nabalik ng Gilas ang pagkontrol sa laban. Sa 3 tayo din ay nakailan, habang ang Jordan ay biglang hupa na naman. Pero malakas pa rin talaga sila rumibang. Di bale, lamang naman tayo dahil maganda gising ni Chris Newsom. Sa huling kanto, tila naubusan na ng bala si Justin Brownlee. Buti na lang at hype na hype si Ange Kwame. Umiibabaw ito sa kalabang malalaki at mahusay na naalagaan ng Gilas ang lamang. Kaya kahit ilang minuto pa, ramdam mo na ang gintong kumikinang. At yun na nga, kampiyon ng Gilas Pilipinas. Congrats pa rin naman sa nakalabang Jordan. Lalo na kay RHJ na dinanas ang pinakamaalat niyang laro sa buong torneo. 24 points ang tinapos nito. Habang ang katapatan niyang si Justin Brownlee ay di na kailangan pasanin ang buong laro, pero 20 points pa rin naman ang kanyang binuo. Si Junmar Fardo ay buta sa larong ito. Sa pangalawang pagkakataon, di talaga siya makatibag sa malaki ng Jordan. Ang laro para kay Fardo ay di araw-araw Pasko, at di rin araw-araw tuyo ang ulam ni Ange Kwame. Dahil ngayong final, siya ay matindi. Umiscore ng 14 points si Ange, pero ang mas may ganap ay ang kanyang baterya at sipag. Although nailagay na sa aklat ng mga butike ang tira niyang to, natabunan niya naman yan ng isang malupit na gento. Mahusay at pinalagan ni Ange ngayon ang Jordan. You're the man. Parang si Chris Newsom na sinaibang best game niyang 13 points ngayong finals. Si Scottie Thompson ay ganun pa rin, naka-11 points at kahit saang lupalop sa court, matyaga at naglalaro ng madiin. Si Calvin Oftana ay naligo ng asin noong first half, pero nakahirit pa rin naman ito ng 5 puntos. Si Japet Aguilar ay umambag ng 3, habang si CJ Perez at Kevin Alas ay may tig-2. Matumal ang scoring ni Predator, butit nakigaya ang Jordan. Si Arvin Tolentino, Marcio Lassiter at Chris Ross ay di na nakapaglaro, pero ayos lang, champion pa rin naman. Kahit pa ang mga incheck ay paborito tayong ibu, di pa rin sila nagtagumpay. Sabihin nyo sa team nyo, wag malikot sa Gedli habang nasa gitna yung aming mga bayani. Sarap tignan nito, na nakuha dahil sa sipag at sakripisyong matindi. Di ba, Kevin? Yes! Laban lang kahit pa, ang kate. Pero iba na ang chemistry, nagkikare na ng maigi. Masakit be? Mwa. Yung mga chong, di na umubra tong dati nating pahina. Kaya eto na ang bago nating gawa, Best Player Vlogs. Isang mabilis lang. Hanggang dito na lang mga chong, maraming salamat. Hanggang sa muli. Roll!